Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 12 ng Hunyo, at pinagdiriwang ng ating bansang Pilipinas ang paggunita sa ating kalayaan. Ipanalangin natin sa banal na misang ito na tayo sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating mga grupong kinabibilangan ay laging magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng mga tao ay iyong pinagmamalasakitan bilang magulang. Kaya't para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingan, pag-isahin kami bilang angkang nabubuklod ng kapayapaan, at nagkakaisa bilang magkakapatid na nagmamahalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Arab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan,
Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias. Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa. Katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian, nilibak na sila ni Elias. Wika niya, lakasan pa ninyo. Alam namin ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin, lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian. Hanggang sa sila'y maligo sa dugo, lumampas ang tanghali at oras na ang paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumalapit kayo, wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon sa pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng 1 kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 bangang tubig at ibuhos ang handog ang ginawa nila. Gayun nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias. At binusan nila, minsan pa utos uli ni Elias. Makaitlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanan. Nang 3 ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog.
ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig at sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatarepa ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos. Ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, O Poon, ang lahat sa aking buhay, ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya'y kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang kahahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kasulatan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Salamat sa Diyos.
holiday. Puno ang simbahan. Mas salamat sa Diyos dahil naging bahagi ng inyong holiday ang pagsimba. Yun ang salamat sa Diyos. Kahit na maya-maya, alam kong ang marami sa inyo ay pasa SM pag nagbukas ang SM. Pero salamat sa Diyos, naririto kayo. Ngayon po ay ginugunita ng Pilipinas ang ating kalayaan. At magandang tingnan ang pagninilay sa kalayaan sa mabuting balitang mayroon tayo. Sabi ni Jesus sa huling bahagi ng mabuting balita, ang gumaganap at nagtuturo ng kautusan ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Gumaganap sa sarili at nagtuturo sa iba. Ano pong pagkaunawa ninyo kapag sinabing malaya? Malaya lamang ba yung mga hindi nakabilanggo? Ibig sabihin itong pagdiriwang natin ng kalayaan ay para lamang sa mga wala sa bilangguan. Malaya lamang ba yung mga hindi naaalipin? Malaya lamang ba yung mga walang umuusig? Sino ang tunay na malaya? Ang tunay na malaya, yung mabuting tao. Ang tunay na malaya, yung kayang magmahal. Ang tunay na malaya, yung kayang magsakripisyo para sa kapwa. Huwag niyong iisipin kami lamang at ang mga pari at mga madre lamang ang magagaling sa ganito. Kahit itanong sa mga are, yan, mga nakabelong yan. Salamat po sisters, narito kayo. Minsan, mas banal pa kayo kaysa mga nakabelo at sa mga pari. Minsan, mas malaya pa kayo kaysa mga tuwirang sumusunod sa Diyos. Ano ang dahilan ng kalayaan kapag ikay mabuti? Eh, kailan ba magiging mabuti? Sa palagay mo ba pagka ikaw ay napakasungit at napakataray, mabuti ka? Sa palagay mo ba pagka ikaw ay laging naglalasing at laging nagbubunganga sa iyong pamilya, mabuti ka? Tanyo, marami sa inyo ay nagtutunguhan na. Sabi sa inyo eh, huwag tayo dito sabihin ba ngayong holiday. Kapag ba ikaw ay napakadamot, ikaw ay mabuti? Kapag ba ang iniisip mo lamang ang iyong sarili at ang iyong kapangyarihan, ang iyong kakayanan, ang iyong katanyagan, ikaw ba ay mabuti? Iisa ang mabuti, yung katulad ng Diyos. At anong kabutihan ng Diyos? Ang kanyang pagmamahal. Yan ang tunay na kabutihan ng Diyos. Yung may kakayanan siyang magbigay ng sarili para sa kapwa. Yun ang tunay na malaya. Kapag ka dinadala ka ng iyong pagmamahal para mag-alay at magsakripisyo para sa iba, yun ang tunay na malaya. Yun yung sinasabi ng mabuting balita, gaganapin mo at ituturo mo sa iba kung anong nakalagay sa kautusan. At isa naman ang nakalagay sa kautusan ng Diyos, ang pagmamahal. Kaya nga ang magandang tanong, bukod sa kung tayo'y malaya, kung tayo ba'y tunay na nagmamahal? Alam niyo po ba ang tunay na pagmamahal?
Hindi ito yung pagmamahal na kapag hindi nag-chat sa iyo, ang iyong girlfriend ay tampo-tampo ka na. Hindi tunay na pagmamahal yan. Hindi ito yung pagmamahal na kapag ka, hindi ka napasalamatan, ayaw mo na. Hindi yung tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, yan din. Yung kahit ayaw na natin, gusto pa niya. Yun yung pagmamahal na malaya, nagsasakripisyo. Tingnan nyo kayong mga magulang. Expert kayo dyan, kahit hindi nyo napapansin. Tatrabaho kayo para sa inyong mga anak. Tapos sa inyong mga anak naman, pasaway. Ayaw mag-aral ng mabuti. Ay, tamot. Masama ang tingin ng iyong tatay sa iyo. Sabi sa iyo eh. Ayaw mag-aral ng mabuti. Madaling araw na umuwi. Eh bakit bukas magtatrabaho uli para sa kanila? Yun ang pagmamahal. Kayong mag-asawa, kahit minsan ay hirap na hirap ka na, lagi nang lasing ang iyong asawa. Uy, bakit patuloy mong ipinagluluto ng pagkain? Yun ang pagmamahal. Kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, sa matatandang kasama ninyo sa bahay, kahit mahirap, sa gabi ay napapaluha ka na sa hirap ng pag-aalaga, ay bakit bukas mag-aalaga ka uli? Yun ang pagmamahal. At yun ang tunay na malaya. Bakit ang iyong nanay kahit laging bungangera, minsan nga ayaw mo nang marinig sa umaga? O bakit patuloy na mag-aaral ng mabuti para sa iyong pamilya? Yun ang pagmamahal. At yun ang tunay na malaya. Yung may kakayanang magmahal kahit hirap na para sa kabutihan ng kapwa. Dahil ganoon magmahal ang Diyos. Ganoon ang pagmamahal na ipinakita ni Kristo. Ayaw na natin, gusto pa niya. Yun ang mga tunay na malayang pagmamahal. Kaya nga po sa pagdiriwang natin ngayong araw na ito, habang ating pinalalalim ang pagninilay sa kalayaan natin bilang mga Pilipino, hingin natin kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal. Yung pagmamahal na kayang magsakripisyo, kayang magtiis, kayang umunawa, kayang magpatawad sa aking kapwa. Sapagkat ang pagmamahal na iyon ang patunay ng tunay na kalayaan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatido pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang hain ng anak mong hari ng kapayapaan sa mga bansa ay hinihiling naming magpalakas sa pagkakaisa ng diwa ng mga anak mong kapayapaan ng adhika, kaya't nag-aalay ngayon ng mga handog sa dambana sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo't kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, darasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa Diyos na
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng lakas ng kalooban at ng dalisay na ganap at dalisay at ng pag-ibig na ganap at dalisay upang kami makapaghatid sa lahat ng dako ng iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na pumupunta dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Iwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Palaging mamuhay sa pag-ibig na malaya. Salamat sa Diyos.